Nandito ho tayo sa Ternate, sa Barangay Bucana. At kung makikita nyo yung sa beach area, may nakikita kayong mga bato dyan. At ito yung kanilang parang sandbar dito. At ito yung ating mga area ng bakawan na tinataniman. Marami nagtatanim dito, DNR, Menro, Tangmao, mga farmsi, may dagat. Kami rin sa Action Kalikasan. Kakausapin po natin si Mang Romeo, no? Ronnie, si Mang Ronnie. Na siya po ay matagal lang nakatira dito sa Barangay Bucana para ho maipaliwanag niya yung issue dito sa lugar. Mang Romy, papaliwanag naman po, ano ho bang nagiging problema niyo dito? Yan nga ho, nagiging problema ho namin dito, yan ho bato na yung harapan. Kaya ho yan, kung maaari, sana mali. Kasi kami apektado pang bumaba ho. Si imbis na ang tubig diretso, bibigyan ko ang tubig. Kaya ho, nauubos yung masabi ng panig ng baybay namin. So kinakayod po nung dalawang tubig yung kan mga bahay-bahay. Eh ano pong kan diyan, anong remedyo kaya? Ay kumalis ho yan, tapos ito nga yung inilagay niya ito. Ay sabi nga nung mayor namin, tatanggalin pero walang iaalis sa buhangin. Uuhayin para lang umuputa ho yan. Ah para dumalo yung tubig. Para dumalo yung tubig. Oh, pero natural naman pong bumabalik ho no, ho yan. Oh, natural. Natural ho. So pag bahain kansya, dumadaloy. Tapos pag sa matagal na panahon, nabalik dahil galing sa dagat. Pero hanggat nandyan yung bato, ay, ganyan din ang mangyayari. Sino po itong nangunguha ngayon ng bato dyan, ganyan, yung barko? Pero maganda, at least nakukuha, no? Okay, so maganda pala. Good news po pala dito sa Ternate. At least may ginagawang aksyon ng barangay official, ang ginagawang aksyon ng munisipyo, si mayor, at yung kanilang menro at siguro pati kasama ang MAU at mga iba pang grupo dito. Maraming salamat, Rang Romy, at mabuhay ho kayo.